Hello sis, good evening sis Marvick. Good evening po, Doc. Timing, alas 7 na. Ikaw lang mag-lead ng prayer, opening prayer sis. Start na tayo ngayon. Oh, sige po. Sige. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. O Holy Spirit, iniimbitahan po namin kayo sa pag-aaral tungkol po dito sa kung paano maisishare ang pananampalataya sa aming kapwa. Manatili ka po sa amin at huwag niyo pong hayaan na kami gambalain ng kaaway, lalong-lalo na po si Duke Dino. Ito'y hinihingi namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those sin against us. Not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Sis Marimbik, for the opening prayer. Salamat po. At sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa YouTube, good evening sa inyong lahat. Okay? Sis, nakikita yung ano, yung screen sa PowerPoint? Hello? Ay, na-off ko pala. Hello po. Malinaw. Malinaw na malinaw po. Tapos yung screen, nakikita yung how to share your faith, nakikita sa screen? Opo, opo. Okay. How to share your faith with someone. Okay, salamat. Okay. So, welcome sa ating weekly catechism, Know Our Faith, Faith Seeking Understanding. Okay, let us start. How to share your faith with someone. Diba, we are Catholics. We want to share our faith. Meron tayong disciple. Hindi natin alam kung paano, no? Natatakot tayo. Minsan, iniisip natin, hayaan na lang natin sila kasi alam naman nila yung ginagawa nila, no? Kailangan ba talaga nating mag-share ng ating faith o hayaan na lang natin sila sa kanilang paniniwala, no? Ano ba talaga? According to Catechism of the Catholic Church 905 at saka 81816 Evangelii Gaudium number 120, ang sabi, all Catholics, whatever their circumstances in life, have been called to proclaim the gospel. So, lahat pala tayo mga kapatid, no? We are called to proclaim the gospel kahit ano pa ang ating sitwasyon sa buhay, ano yung trabaho natin. Hindi naman kailangan lahat tayo maghahawak ng microphone, hindi naman tayo lahat kailangan mag-vlogger o kagaya nito, no, mag-preach, maglalakad. Karamihan sa atin, no, tinatawag na mag-share sa ating katabi, sa ating office work, sa ating office mate, sa ating kapamilya, tiyo, tiya, friends, no? Kasi ang nangyayari karamihan, ang pag nag-uusap tayo sa ating mga kaibigan, wala nang puwang ang Diyos. Puro na lang mga kabulastugan, patawa, at nawawala sa topic. No? So, hindi naman lahat pare, hindi naman lahat madre, hindi naman lahat obispo, pero karamihan tayo mga lay. No? And we, tayo mga lay, are expected to sanctify the temporal order kung saan tayo na nalalagak sa komunidad. Yun ang baguhin natin. Kung saang area ka, yun ang babaguhin mo. You will sanctify that place. Na? According to survey ginawa sa Amerika, 90% of Catholics have never
brought one person to Jesus, to Christ. Huh? Actually, kung i-research mo sa internet, mga kapatid, how to evangelize, no? How to evangelize. Ang lumalabas dyan, no? Puro mga Protestant sites, how to evangelize to Catholics. How to evangelize, how to bring the gospel to Catholics. No? So, grabe sila kasipag, masigasig, nadadalhin tayo kay Kristo. Kasi sa tingin nila, ang mga Katoliko ay hindi pa nalalaman ang Ebanghelyo. Hindi pa nalalaman ang gospel. No? Nakakalungkot, isipin. Dapat, tayo, no? Tayo dapat ang mag-aakay sa mundo patungo sa kaharian ng Diyos, which is the Catholic Church. Evangelize, no? Evangelium, meaning proclaim the gospel. The proclamation, no? Of the gospel. Other word ng proclamation of the gospel is kerygma, no? So ano yung gospel? It is the good news. Maliit pa tayo, alam na natin yan, no? Ibig sabihin ng good news. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So that is the gospel in a nutshell. The, kung i-summarize mo in one verse, yan ang good news. No? Dahil mahal tayo ng Diyos, pinadala niya ang kanyang anak para bayaran ng ating mga kasalanan, para hindi tayo mawawalay. No? That is the gospel. Kaya lang, parang nabibingi na tayo niyan, maliit pa tayo, narinig natin, parang nawala na siya ng kahulugan, nawala na siya ng importansya. Ang tanong, bakit kailangan nating mag-evangelize? No? Karamihan sa atin, first time itong marinig na dapat pala tayong mag-evangelize. Akala natin para lang ito sa mga pare, para lang ito sa mga obispo. No? Lahat tayong Katoliko. Sabi sa Katekisim at saka sa church documents natin. At kahit sa banal na kasulatan. Ha? Why do we evangelize? Because of love. Okay? Because of love, mga kapatid. Sabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And then, that is the first. And the second is, love your neighbor as yourself. So, because of love, wala nang ibang dahilan. Yan ang number one, because of love. Pangalawa na lang yung dahil ito ay responsibilidad natin. No? Dapat ang una, ang nag-uudyok sa atin ay pagmamahal. No? Pagmamahal dapat sa Diyos. Bakit natin siya mamahalin? Dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Sinusuklian lang natin ang kanyang pagmamahal. Siya ang unang nagmahal sa atin. So we have to love God with all our heart, mind, and strength. At mahalin natin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Ayaw nating mapunta sa masama. Ganun din dapat. Ayaw din dapat natin ng ating kapwa mapupunta sa masama. Dapat ang ating kapwa matatamasa yung kaligayahan na ating natatamasa. May experience nila ang joy, ang peace, no? And love na experience natin sa buhay natin. Ngunit, hindi natin ito ma-share kung hindi natin na-experience ourselves, di ba? Timothy chapter 2 verse 4. God our Savior wants all people to be saved. So, ano ang pinaka kalooban, the highest will of God, pinaka gusto niyang mangyari, na lahat ng tao maliligtas. Ito ang kanyang kahilingan. Ito ang kanyang kalooban, not all people to be saved and to come to a knowledge of the truth, na malalaman ng katotohanan.
Ito ang gustong gusto. Ito yung parang sa mga mamamatay, ito yung huling habilin niya na susundin natin. Eh, di ba sabi, mahal natin si God? Kung mahal natin si God, dapat tutugunan natin kung ano yung kagustuhan niya. That all people will be saved. Kaya, dahil mahal natin siya, gawin natin ang lahat natin makakaya na lahat na tao ay maliligtas. No? Of course, may mga taong hindi maliligtas dahil personal choice ang kaligtasan. No? Hindi mo pwedeng ipilit sa kanila. Pero, yun ang kahilingan niya. So, kung love mo si God, it follows na gawin mo kung anong kaligayahan niya. At kaligayahan niya na lahat ng mga tao ay maliligtas. So that is why we evangelize. And James chapter 5 verse 19 to 20 sabi, kung may taong na mawawala ang landas, no? Galing sa katotohanan patungo sa kasamaan, someone should bring him back. Yan, utos yan. Someone should bring him back. Huwag kayong maniwala sa sinasabi na walang basagan ng trip, hayaan mo siya, no? Hayaan mo siya kasi malaki na siya, do not judge, no? Maling pag-apply ng Bible verse na do not judge so that because God does not judge you, no? Do not judge so that you will not be judged. So mali na application 'yan. Huwag niyong gamitin 'yan, no? So, we are our brother's keeper. Di ba? Sabi ni Cain, anong sabi ni Cain? Am I my brother's keeper? Ang sagot dyan, yes. Responsibilidad mo ang iyong kapwa. So, sabi ni James, if one of you should wander from the truth, someone should bring him back. Okay, tandaan natin yan. Someone should bring him back. And then, kung sino man ang makapabalik ng isang makasalanan, pabalik sa Diyos, maliligtas niya ang taong yun. Diba? At sabi sa Ezekiel chapter 3 verse 20. Ito, pakinggan niyo to. No? So, kung isang tao na wala ang landas, gumawa ng kasamaan, no? And then, you did not warn him, that person will die in his sin. And since you did not warn him, no, sisingilin ka ng Diyos, I will hold you accountable for their blood. Kaya kailangan nating mag-akay. At yung gospel natin ngayon, this morning, the parable of the 10 gold coins. Lahat tayo binigyan ng talent, binigyan tayo ng kakayahan. Yung iba makalaki, yung iba maliit lang. Pero sa mga malalaking binigay na talent, blessing, grasya, katangian, abilidad, malaki rin ang ine-expect ni God sa iyo, sa mga taong yun. Sa mga maliliit, maliit din ang ine-expect. Pero lahat may ine-expect na bunga. Dapat tayong magbunga. Dapat tayong magtrabaho na mapapadami itong mga blessing na binigay sa atin. Eh kung hindi, wala tayong ginawa, anong mangyayari? Paparusahan tayo ni Lord. No? Hindi tayo maliligtas mismo. Magiging lazy servants tayo. So, ang evangelization, mga kapatid, it is a ministry of presence. Okay din naman itong tayo sa internet, nagumagaw tayo ng mga nagsishare tayo, part din ng evangelization yan. Pero, dapat personal touch. It is the ministry of presence. Kaya sa akin, for example, ito sa ng pagbigay ko ng katekism sa internet, I see to it that I respond to the comments. Kasi hindi lang ito padamihan ng view, padamihan ng subscriber, padamihan ng likes. I take each person who are viewing as
person na ini-evangelize. Dapat may personal touch, no? Kaya dahil dito sa paraan na ito, I answer a lot of questions sa messenger. I allow them to contact me sa messenger. Kasi hindi ito mag-preach ka lang. This is making friends, listening to their problems, proclaiming the gospel, and making an invitation to faith. No? So, evangelization, yung presensya mo. No? Mabuti nga yun sa panahon ngayon kasi dahil sa power ng internet, hindi mo na kailangan pumunta talaga. Pwede mo siyang mapakinggan through the tools of communication. Pero kung wala kayong internet, di kayo marunong mag-vlog, hindi kayo marunong mag-preach, kahit yung face-to-face na nakakausap mo sa bus, sa aeroplano, kasabay mong naghihintay, sa grocery, sa office mate mo, you can share. Ang importante lang dyan, ang puso. No? Ang puso mo. Kung hindi mo kayang mag-evangelize sa mga strangers, magsimula ka muna sa mga friends mo. Friends mo or kamag-anak mo. Ang nakakalungkot lang dyan, problema, pati friends mo, hindi mo na-evangelize. No? Puros lang kayo tawanan, puros lang kayo green jokes, puros lang kayo kung maano-ano, pero si Jesus walang puwang sa inyong pag-uusap. So, evangelization is the general term. So, sharing the good news. It could be giving catechism, it could be apologetics, defending the faith, it could be just by helping, no? Just your smile, your kindness, no? Listening, etc. Pero pwede mo itong pagsabay-sabay eh. Pwede rin ng hindi mo ubusin, no? Basta importante, meron kang desire, no? So, itong evangelization is a lifelong process of conversion. Hindi yung okay, para nakitaan mo siya na sige, magkakatoliko na ako or I will give my life to Jesus, tapos na, no? It could be a process of conversion, discipleship, friendship, no? Evangelization is the heart and mission of the church. So dapat hindi kakalimutan ng simbahan, no? Na ang evangelization is the heart and mission of the church. Parating niyo naririnig the new evangelization. Ano ba ibig sabihin ng new evangelization? Yun, ang new evangelization ay para sa mga taong nabinyagan na. Para sa mga taong nakilala na nila si Kristo, ngunit nakalimutan na kung anong kahulugan ng pagiging Kristiyano. So we reach out to them to emphasize yung ating kung anong kahulugan of being a Christian. Anong kahulugan, no, to give your life to Jesus. Kasi dahil parang lahat ng tao, kay karamihan ng tao, pagkaanak, bibinyagan, parang naging rutina, lumaki na walang alam sa pananampalataya. Kaya ang effort ng simbahan ngayon, new evangelization. Yung ang original term na evangelization para sa mga taong hindi nakarinig kay Kristo. Pero marami ngayon sa panahon ngayon na narinig na si Kristo, Kristiyano, pero ang buhay parang hindi Kristiyano, parang mga pagano, no? Parang walang Diyos. Ang buhay ay puro ano lang, libang-libang lang. So kailangan sila ng new evangelization, no? So ang good news ay ang nagproklama una si Kristo. No, para tayo ay maging malaya mula sa pagkabilanggo sa kasamaan. Lahat ng klaseng kasamaan at sa galing sa kamay ng diablo, no? So, again, sinabi natin, we are motivated by love. Pagmamahal. Dapat merong kang pagnanais na dahil na experience mo
na you have been liberated from the life of sin, na alam mo yun, nung dati anong buhay ng makasalanan, ano yung buhay na walang kasiguraduhan, ang yung kasiguraduhan yung kaligtasan, at tapos buhay na walang kapayapaan sa puso, walang peace, walang joy. Nung na-experience mo na yon to be in Christ, gusto mong ma-experience ito ng iba. Gusto mong hindi lang ikaw ang maligtas, gusto mo sila rin, they will spend in heaven for eternity. At para maiwasan nila ang impyerno. Yun ang evangelization. You are motivated by love. No? So, kung sa mga nagnanais na mag-evangelize, so again, this is not an option. Lahat tayo are required to evangelize. So, before you start to evangelize, you examine yourself. Examine your life. And, kumusta na yung walk mo kay Christ? It is necessary to examine your life. Because, kung hindi ka naglalakad sa Christian life, people will not take you seriously. No? Mag-start kang mag-share kay Jesus. Tapos alam naman nila yung mga kabulustugan mong ginagawa. No? So, sabihin na, mas lalo pa nilang pagtatawanan ang gospel. No? Ito pala ang mga Kristiyano. Sama-sama ng ugali. Nag-cheat-cheat. No? Sinungaling, hindi honest. Grabe, bastos. No? Swapang, corrupt, mga ganon, no? Minsan, nadadamay ang iba ang gospel dahil sa kabulustugan ng mga kabulustugan ng mga Kristiyano natin, no? Minsan ginagamit natin ang ebanghelyo, ang pangalan ni Kristo, para sa ating sariling kapakanan, sa ating sariling mga interes, pero hindi talaga to save souls. Sabi ni Pope Francis sa kanyang sulat, The Joy of the Gospel, sabi niya, ang mga tao ay na-attract, no? Naaakit sila if they can see joy in your life. No? Tatanungin nila, ano ba sikreto mo, bakit puno ka na ng problema, napaka-peaceful ng life mo. May problema ka pero the way ka magdala, no? May ano ka, kapayapaan, merong joy. Hindi ibig sabihin na ang tao ay joyful, walang problema. Pwedeng ano yan, ng bakbak ng problema yan, pero nakasalalay ang kanyang pag-asa kay Kristo. Huh? Hindi ibig sabihin na joyful siya, wala siyang sakit. No? Iba, puno ng cancer, puno ng mga komplikasyon, pero they rest their hope in God. So, magtataka ang tao, saan mo kinukuha, saan mo hinuhugot ang iyong kapayapaan. No? So, ang sabihin ng iba, brother, ang hirap mag-evangelize, mag-share ng faith, kasi wala naman akong, ano, yung big conversion story, wala naman akong makakwento na galing ako, nag-drug addict, tapos, na-meet ko si Kristo. Wala namang special ang buhay, hindi naman pang maalala mo kaya yung buhay ko eh. Parang maliit pa ako, eh katoliko na ako, maliit na pa ako, nagbe-believe na ako kay Christ. So parang simple lang ang buhay. Hindi kailangan ganun, mga kapatid. Yan ang pagkakamali natin. Akala natin kailangan bombastic yung ating testimony. Hindi, no? Ang tao ay naghahanap lang, no, ng source, kung saan ang source mo ng peace, source of joy mo, no? At iaakay mo sila na kung saan mo kinukuha, no? Ang hope mo. At ayong joy, mga kapatid, yung ating kaligayahan sa buhay ay hindi natin hindi tayo natin mapapanggap, no? It cannot be fake. Nagraradiate yan sa ating kaluluwa. No? Yung taong nasa state of grace at yung taong nagdarasal. Iba yung sharing ng faith sa
teaching mathematics, teaching science, teaching history. You're just knowing, learning, and then you're just saying what you learn. Pero if you're sharing Christ, the gospel, malalaman ng tao. No? At walang, hindi dadaloy, walang conversion, walang change, walang transformation, no? Kung, kasi hindi dadaloy ang Holy Spirit sa iyo. No? Pwede kang maraming ano, madadala mo sila sandali pero walang lasting conversion. So ang evangelist dapat ay they have given their life to Jesus. Ikaw mismo na mag-evangelize, binigay mo na ang buhay mo. Hindi yung urong-sulong ka sa mundo, kay Kristo, sa mundo. You have decided to give your life in the service for the gospel. No? In the service for the gospel. You are in the business of saving souls. Pero yung una mong sasalbahin, no? Dapat yung sarili mo. Nakakita ka na ba ng ano? Ng nagre-rescue, sumasali sa rescue mission na nakakadena pa, nakalagay andun pa sa loob ng kulungan. Di ba? Hindi ka pwedeng sumali sa rescue mission pag andun ka pa sa kulungan. Kailangan mo pang ikaw yung kailangan i-rescue. So kung ikaw ay nakagapos pa sa mga bandage of mortal sin, mahirapan ka, no? Hindi ka makaka-evangelize. You are blind leading the blind, no? So ikaw naka-experience ng forgiveness, and then yung ikaw ay nabubuhay na sa grasya, no? Now you can evangelize. So paano ang evangelization, mga kapatid? Kailangan nating mag-invest, no? I-invest natin ang ating sarili sa ibang tao. It takes time. Pakikingin natin ang kanilang mga problema, ang kanilang brokenness. Kailangan nating magpasensya, no? Tao, person to person. Hindi dapat impersonal na sabihin ko lang sa iyo yung katikisim, yun, tapos na, bahala ka na dyan. Hindi. Tao ka na nakikisalamuha sa tao na mayroong may mga problema, mayroong mabibigat na dinadala, no? So, with their brokenness and with our own brokenness, that ang ating brokenness, we have been broken, we have been healed by Christ. So, yung experience na we've been healed, we can share it to others. No? At yung mga evangelist, no? We have found joy in our suffering. Hindi tayo umiilag sa suffering. Yung suffering natin, kaya tayo pwedeng mag-akay dahil hindi tayo allergy sa suffering. Yung suffering natin, marunong tayong i-transform, no? Into abiding peace. Dahil inaalay natin ito kay Kristo. Alam natin na ang suffering ay may power, no? It has the power to rain grace for conversion, no? Pag ating ipinagkaisa, no, ang ating mga suffering, mga paghihirap, pagdurusa sa krus ni Kristo, ito ay makakasalba. Yan ang tinatawag na redemptive suffering. Alam natin, sa Kristiyano, ang suffering ay wini-welcome natin yan. Welcome sa atin yan. Kasi ang suffering, yan ay makapangyarihan. Yan ang paraan kung saan tayo tinubos ni Kristo. So, imposible na magiging epektibo tayo sa pag-evangelize kung hindi natin na-experience by personal experience ang mercy and love ni Christ. So, parang tayong nagtuturo ng subject.
pero hindi natin na-experience. Dapat personally, we experience the love of Christ. How can we experience the love of Christ? By prayer, meditation, talking to God. No? We cannot introduce Jesus to others if we do not know Him. We know Him. Iba yung alam natin siya dahil pinag-aralan natin sa libro, pero iba yung kilala mo siya dahil nag-uusap kayo. You experience Him in a day-to-day basis. You walk with Him. Iba yun. Ha? Hindi ka na bumuhay na kanyang disipulo. Ang buhay mo ay makamundo. Pagkatapos mong simba, iniiwan mo si Kristo sa simbahan. Pagkatapos mo mag-pray sa morning, iniiwan mo dyan sa altar. At saka, tapos na ako mag-pray, buhay ko na to, ako nang bahala dito, kung anong gagawin ko sa buong araw. Hindi ganun. Huh? May kasabihan, nemo dat quod non habet. You cannot give what you do not have. You cannot share Jesus to others if you do not have Jesus in your life. Kaya, sa mga preaching, sa mga homily, malalaman mo talaga kung ang nagpe-preach, ang nag-homily, living Jesus Christ. You cannot fake it. No? Labas sa ilong yung mga pinagsasabi if they're not living in Christ. No? So, anong source ng inspiration natin na bakit tayo mag-evangelize? When we encounter the love of Christ, we are excited to share it. I found peace. Dati, walang direksyon ang buhay ko. No? Pabalik-balik ako sa kasalanan. Depressed ako. Now that I found the truth have set me free. Yun ang nangyari sa akin, no? The personal experience, no? When I found the catechism, the truth of the church, it liberated me from a life of sin. No? So, ngayon na meron ng direksyon at sagot sa katanungan sa buhay natin, na may meaning ng buhay natin, excited na tayong i-share yan sa iba. No? Excited na tayong i-share sa iba yan. Pareho lang ng ano, no? Alala nyo yung nakikita kayo ng napakagandang palabas sa sinihan? Gusto mong kaladkarin yung friend mo. Manood tayo ulit. Ang ganda-ganda. Ganun din dapat. No? Automatic na sa atin. So, kagaya ng ano, pag tayo nag-asawa, may pamilya tayo. Kailangan mong magtrabaho, kailangan mong pakainin ang bata, kailangan mong maglaba. So, hindi ka na pwedeng magparating mag-eskyerda sa mga barkada, kailangan mo na mag-stay sa bahay. So, dami mong kailangan, babaguhin mo na yung buhay mo dahil may pamilya ka na. Ganito. Kung puro lang ganon, na gagawin mo to dahil obligasyon, dahil may asawa ka na, at wala kang pagmamahal sa asawa mo, walang kaligayahan yung pagsasama niyo dahil hindi niyo mahal ang isa't isa. Ginagawa niyo lang ang mga obligasyon. Di ba walang saysay ang buhay pamilya? Ganun din. Pero kung mahal mo ang isa't isa, kusa mong ginagawa to dahil mahal mo ang anak mo, mahal mong asawa mo. Ganun din sa ating kay Lord. No? If you just evangelize, if you do the commandments of God dahil obligasyon at walang, hindi mo na-experience yung pagmamahal ni Kristo. By the way, bakit hindi natin na-experience karamihan ang love ni Kristo? Hindi natin nadarama yung love niya. Bakit? Ang pinaka number one reason, we don't spend time in meditation, in meditating on reminding ourselves and to think
how God loves us. Wala tayong time. But if you have spent time, naalalahanin kung gaano tayo kamahal ni Lord, kung anong mga pinanggagawa niya, kung anong mga blessings ang binigay niya, kung anong paano niya tayo niligtas sa mga kapahamakan, paano niya tayo niligtas sa mga kahihiyan, ma-realize mo how God loves you and it will melt your heart. Pero busy ka masyado, wala kang time to spend time, kakalimutan mo how God loves you. Pero if you spend time the morning, the evening, taking time to relish how Jesus changed your life, how He saved you, how He loves you, there's no other way but to love Him back and to extend your love to others by sharing your wonderful experience to others. So, the life of discipleship, strengthening your faith through prayer and sacrament. So, para sa mga gusto mag-evangelize, kailangan balance between prayer and active life. So, gumagawa ka ng action, at behind the action, you pray. Kasi puro ka lang action, ang labas mo, social action. No? Social worker ka lang. Sabi ni Saint Teresa of Calcutta, Mother Teresa, a Christian is a contemplative in action. No? Contemplative. Behind our vocation, dapat ang powerhouse niyan, prayer. Spending time in the Blessed Sacrament. Going to Mass as often as possible. Prayer, rosary. Walang prayer, no? Walang prayer, you will fall back into sin. No? Ngayong araw, may masamang balita, yung idolo kong si Michael Boris sa Church Militant, no? He was forced to resign because of a breach in morality clause, and then si ang kasamahan niya si Christine Niles, napansin niya in the past months or year, medyo humina ang prayer life ni Michael Boris, yun sa testimony. So pag humina ang prayer life at puro na lang tayo gawa, we run the risk of being caught up in the allure of the world and we will fall back into sinful habits. So huwag tayong magkampante, lalo na yung mga nag-evangelize, kasi number one target ni Satan, ipapahiya kanya. Ang napakalaking trahedya pag ang nag-evangelize, ang mga nagpe-preach, yung mga nasa harap, mabiktima ng demonyo, maraming mawawalan ng gana sa ebanghelyo. Kaya pray for those who preach the word of God. And yung nag-preach ng word of God, nag-share ng faith, huwag magkampante. Kasi the moment you let your guard down, you're the number one favorite target ng Diablo. The church is sent by Jesus Christ as a sacrament of salvation. Ang sacrament is the visible sign. So ang simbahan, pinadala ni Kristo as a visible sign ng kanyang kaligtasan. No? By acknowledging their complete dependence on God's mercy. Sinabi na natin kanina yan. Ang pananalig sa banal na misa, the highest form of worship, at parating pagpupunta sa kumpisal. No? Tayo, evangelists, we have to go to Mass always and we have to go to confession regularly. Pray the rosary for the conversion of souls. Dapat meron tayong Lectio Divina. Ibig sabihin ng Lectio Divina, we meditate on the gospel. No? And then we use that in our meditation and prayer. As sabi ni Pope Francis, no? Dapat we have to consecrate our lives daily to Jesus. No?
So, a ministry of presence, evangelizing through the art of listening and genuine friendship. Okay. So, dapat, so, for example, meron nakitang tao dyan, nakaupo, o friend mo, or acquaintance, sino ba niyan? Huh? Maganda, hindi mo kaagad biradahan ng mga katikisin dyan o mga kung ano, mga sakramento o mga apologetics na dapat mo. You have to make friends. Pinaka very effective is to make friends. No? Pwedeng wala munang mention about God or ano, kilalanin mo muna siya. No? To listen to the to their story. Kumusta na sila? No? So it takes time, it takes commitment. No? Hindi pwedeng nagsalita siya tagal-tagal pa, no? So it takes commitment. And you have to also be vulnerable. You have to share also part of you, hindi lahat, para makita din nila na makaka-relate sila na meron kayong may dinadala ka rin, may problema ka rin, na hindi nila tinitingnan na parang nasa pedestal ka, na ang taas-taas mo, na napaka-holy mo, at sila ay nasa baba. Parang you go down to their level. No? So, hindi tayo makaka-evangelize sa mga tao hindi natin minamahal. At hindi natin pwedeng mahalin ng tao pag hindi natin binigyan ng time. No? We have to invest in time. And maghanap tayo ng common ground. So, kahit protestante man yan, Muslim man yan, kung ano man yung pinaniwala, no? Hindi man niya, makasalanan man yan, maghanap ka ng common ground. Interest in sport, interest in family life, may mga anak siya, hanap ka ng common ground. Kung protestante man siya, hindi siya katoliko, he loves the Bible, you talk about the Bible, you talk about lahat ng tao may problema, lahat ng tao may paborito, lahat ng tao. So, yun ang common ground, no? And dapat, di ba ang kadalasan nangyayari, gusto natin makihalubilo sa mga taong kagaya natin ng pag-iisip. Gaya ng gusto natin yung pareho natin katoliko. Pareho natin may kahit sa politika. Di ba? O ano ka ba? Kakamping? O ano ba dyan? Yung dilawan? O ang ganun, di ba? Nag-aaway-aaway. Gusto natin yung magkapareho tayo ng utak. Hindi kailangan ganun, mga kapatid. No? We should not, hindi dapat tayo matatakot na magsabi na magkapareho tayo dito. Pero dito, hindi tayo magkapareho. So, hindi kailangan mga kapatid na magkapareho kayo ng hilig lahat. Pwedeng, I agree with you. Kasi, hindi naman lahat ng tao mag-agree sa'yo. Pwede kayong marami kayong common, pero dito magkasalungat kayo. Pwedeng, marami kayong kapareho, may konti kayong hindi magkapareho. So, hindi kailangan na magkapareho kayo. At, hindi ka dapat ma-disappoint na hindi kayo nagkatugma, hindi kayo nagsasang-ayon sa lahat ng bagay. Pakinggan mo siya kung bakit hindi siya naniniwala sa ganito. Example, hindi ako naniniwala sa Santo Papa, hindi ako naniniwala sa Purgatorio. Pakinggan mo siya. Sige Brad, pakinggan natin. Bakit? Pakinggan mo siya. Huwag ka agad mag-defensive na bigay mo ka agad yung ano. Pakinggan mo siya. No? Listen to why he disagrees. Kasi, yung tao, bakit niya pinaniwalaan yan? Dahil din, tinanggap niya yan na yun ang katotohanan. May mga tao na mula pagkabata, brainwash na sila na gano'n. No? So, kung yan ang paniniwala niya, part na ng core belief niya yan. Belief system niya yan. No? At hindi niya yan pinanindigan dahil lang gusto niya. Pinanindigan niya kasi yan talaga para sa kanyang katotohanan. So, dapat maintindihan mo yan.
Huwag kang ma-disappoint, huwag kang ma-frustrate, huwag kang magalit. Dahil para sa kanya, yun ang katotohanan. No? Kaya may kasabihan na mas madali pang biyakin ang bato kumpara sa baguhin mo ang belief system ng isang tao. Kasi naka-ingrained na sa kanyang belief system, sa kanyang core belief na yan. Mas madali pang biyakin ang bato, no? Kumpara sa baguhin mo ang pananaw ng tao. Huwag kang human nature yan. Huwag kang ma-frustrate. Huwag kang magalit na para sa iyo, ito ang katotohanan, hindi niya tatanggapin. It will takes time. It takes time. Dapat natin maintindihan, mga kapatid, na it is the Holy Spirit that will penetrate. Na sa tingin mo, napaka-imposible kasi mula bata pa siyang tinuruan na i-hate ang mga Kristiyano, na mga Kristiyano ay walang kwenta. Mahirap yan. It takes the power of the Holy Spirit. Kaya kung wala kang prayer, you just rely on your talent, on how good you speak, on your knowledge of the Bible, on how in the knowledge on apologetics, in the skill of logic and philosophy, wala. Wala ka. Because it is the power of the Holy Spirit to penetrate the core belief system of ng tao. So, ang kailangan lang natin ay mag-sow. No? Kalimutan pa yung sow sa Tagalog. Mga ng mga binhi, ng mga seeds. Pero, hindi lang basta-basta mag-sow ka lang ng seed. No? Magtapon ng seed. Dapat skillful. Pag-aralan mo. At saka, dapat in a loving way. Kasi, hindi mo pinag-aralan, hindi mo pinaghandaan. Basta ano na lang, kagaya ng iba, di ba? Pag nag-humili, hindi pinag-aralan, hindi pinresenta na simple, maunawaan, at maganda. So, dapat pag yung gamot, balutin mo ng matamis para madaling ano. So, kasi hindi mo pinag-aralan, kasi ito, ebanghelyo, sige, Jesus loves you, ganun lang. Wala rin. Dapat, we have to use our talents, skillful, in loving way. No? At saka, ang Holy Spirit na ang magpapatubo. Siya yung magpe-penetrate. So, you have to rely always in the Holy Spirit. So, respectful, dialogue, pakinggan mo siya. Brad, hindi ka naniniwala. Okay. Bakit? Hindi ka naniniwala. Ano bang view mo sa Eucharist? Ganito. Okay, yan ang view mo. So, ito naman yung view ko sa Eucharist. So, hindi yung magbangayan kayo na sabihin mo na mali ka. So, wala. Just share your belief. Bakit mo pinaniniwalaan? And you pray in your mind to let the Holy Spirit germinate in the heart of that person. No? So, hayaan mo siyang you start with kanyang hope sa buhay, ang joy, concern sa kanyang loved ones. No? So, unahin mo muna yan, yung tungkol sa buhay, yung kanyang mga dinadala. After nun, saka ka pa pumasok tungkol sa Word of God. Yung pinakauna talaga to penetrate is to common ground sa buhay nyo. Joy, healing, problema. Yun naman talaga, umiikot. Diyan ang umiikot ang buhay ng tao. Sa problema, sa kasiyahan, sa mga kung ano yung mga gusto nila sa buhay, mga hobbies, no? Favorites. And then, to bring up the Word and the personal love of God who became man. Yun, sabi natin yan. Yung ating experience sa love ni God. So, unahin dapat natin ang kanyang karanasan saka na yung kung ano ang dapat na mga batas, mga kautusan ni Kristo. The demands of the gospel. Kasi pag inuna natin na, ay, dapat ikaw, nag-live-in ka pa, o, dapat ka magpakasal,
wala, sirado na. No? Unahin mo, you make friends first. Listen kung saan sila ngayon, anong dinadala nila. Hindi yung bibigyan mo sila kaagad ng mga commandments ni God, yung sacraments. Wala, mahihirapan ka. So, ito yung basic step, no? To quickly, easily share our faith. Ito yung basic step. Kinuha natin ito sa St. Paul Street Evangelization. Sanay na ito sila for how many decades na ito silang nag-street evangelization. So, even a short 2-minute conversation, kahit 2 minute lang nakapag-usap, sometimes it can change a person's life forever. No? So, SPSE, itong sikat to sa Amerika, no? They're responding to the mandate of Jesus to preach the gospel, no? By taking the Catholic faith to the streets. It's just as simple as, hi, how are you? Pag may nakikita kang parang parang malungkot, pwede mong, hi, are you okay? Kagaya ni itong experience na ito, kinuha ko to kay Jeff Cavins, no? Ilalapitan siya, are you okay? Tapos sagit yun, no, I'm not okay. You want me to talk? You want to talk? As simple as that, no? Or, pwedeng katabi mo siya, umulan, uy, lakas ng ulan, ah. Doon na, magsimula, no? Saan ka pupunta? Bakit? At taga saan ka? Taga dito ka? Okay. Doon na magsimula, yung ganon, no? Pwedeng step one, pwede kang magamit ng icebreaker, or pwede kang magdala ng miraculous medal or rosary, pwede siyang bigyan. I want to give this to you. So pwede yung mag-start yung conversation diyan, no? To give someone a tangible reminder of Christ's love for them. Pwede mo siyang bigyan ng crucifix or scapular. Pwede na. May iba, out of politeness, tatanggapin niya. Mahiya naman silang, ano. So pwede kayong magsimula na conversation diyan. Or pwede mo siyang bigyan ng holy card, no? Number two, pwede mo siyang invite to share about his life, no? Sinabi natin kanina yan. Get to know them. Number three, you have to think that it could be the Holy Spirit is leading you to that person, no? So that you can share the gospel. Be sensitive. No. Number four, pwede mo silang i-invite, no? Tanungin mo sila kung nagsisimba ka ba, no? Pwede mong ano yung relationship mo kay God. So, doon mo sila makikilala kung saan ka papasok. Kung ano ang estado nila kay Lord, kung ano ang pananaw nila kay Lord, no? Can you describe your relationship with God? Or do you go to church? No? So you just listen. Number five, doon ka, pag matapos mo silang mapakinggan, it's your time na pwede ka mag-share ng a few seconds or a few minutes. Why do you believe in God? Why are you a Catholic? Or why are you a Christian? No? And you can offer also na you will pray for them. In the next 5 days or the next weeks, few weeks, you will pray for them. Especially if meron silang problema. Or, on the spot, you can pray for them. Can I pray for you? So, maganda rin siyang ng way, no? Tips. Ask for their number, email address, or Facebook so that you can follow up on them. No? Ask permission kung pwede. Kung pwede mong hingin ang kanilang mga contact details. At you should fulfill your promise. Kung pagsabihin mo na tawagan kita or i-message kita, i-follow up mo. No? Hindi lang yung showbiz lang. Number 8, kung pwede, mas lang ma-invite sa iyong community, kung part ka ng Couples for Christ, COAA, or Charismatic Group, or Catholic Faith Defenders, or Legion of Mary, or may mga events sa simbahan yung may mga retreat, you can invite them. No? Kagaya sa amin, dito sa Osamis, meron kaming Bible study every Friday sa Catholic Faith Defenders at sa isang group sa Catholic Faith Defenders every Saturday.
or sa mga Couples for Christ, pwede mo silang ma-invite sa CLP program, no? So, itong mga steps na sinabi natin, pwede mo ma-modify. Hindi kailangan step by step. So, depende sa leading ng Holy Spirit kung ano yung pabor. Kung anong pabor sa sitwasyon. Hindi kailangan by the book, no? And lingid sa ating kaalaman, akala natin nahihiya tayo to talk about God, to share the faith. Pero according to study and research, ang result ng research, people actually want to talk about God more than we think. Huh? People want to connect with other people. So, kasi nabibrainwash tayo sa media na I want my space, leave me alone, no? Pero actually, people are dying inside. They want to talk but they are just shy. Because naunahan na ng kultura ng media na huwag mo akong pakialaman, I want my personal space. We have been so individualistic. Ang tao, actually, most people than not, no? Generally, wants to connect with other people because we are social beings. We are social beings. We cannot live by ourselves, no? By nature, people are social beings. We want to connect and we want to talk about God, no? So kailangan lang natin ipadama sa kanila na tayo din ay tao lang din. Na hindi tayo yung mga holy art daw na hindi na ma-reach na ang taas-taas na natin. Pakita natin na meron din tayong weakness. You say, ako rin. I've been through that. Or, ako rin. Sabi mo, alam mo, ako ang tamad-tamad ko talaga mag-pray. Ang hirap-hirap mag-pray. Pareho tayo, Brad. Ganon. Hindi mo sabihin na, hindi ka nagpe-pray? Hindi ka mag-pray? Ay, hindi ako nakaka-relate niyan. Kasi ako ang gusto-gusto ko talaga mag-pray. You have to go to their level. Pero honest, no? Be honest. So, sabi ni Pope Paul VI, there is no true evangelization can exist if Jesus is not proclaimed. So, kung ang pag-share mo ng faith, wala si Kristo, hanggang ano ka lang, share-share ka lang ng mga hobbies nyo, hanggang friendship lang kayo, pero wala si Kristo, hindi mo na-deliver si Kristo, useless. It is not evangelization. No? It is just socialization. No true evangelization can exist if Jesus Christ is not proclaimed. Evangeli Nuntiande number 22. No? So, if prompted by the Holy Spirit, dapat tayong mga Katoliko, may na-practice na tayo na kung anong sasabihin natin. No? A simple proclamation of the gospel. Simple lang. Hindi kailangan alam mo ang buong katikisen. No? Kahit basic lang yung nalalaman mo. You can share Christ. No? Kaya sinabi sa 1 Peter chapter 3, verse 15. In your hearts, honor Christ, the Lord as holy. Always being prepared. Dapat preparado tayo, no? Handa tayo to make a defense to anyone who asks you for the reason of the hope that is in you. Bakit ka ba joyful? Bakit ka ba nag-hope ng salvation? Dapat alam mo, sagutin. No? Napag-practicean mo na yan sa mind mo. Always being prepared to make a defense to anyone who asks you. Bakit may purgatorio? Bakit may rosary? Bakit may Eucharist? So, syempre, ang sikreto dyan, alam mo rin ang iyong pananampalataya. Mag-study ka rin. Hindi kailangan expert ka, kahit basic lang. You can answer the basic. Huh? But the secret is with gentleness and respect. Of course, lahat tayo nag-fail dyan at one point or the other, no?
Ako, I'm also guilty of that. Sometimes, nawawala ang pasensya ko. Nakakasagot ako ng pabalang. Pero, we strive to say sorry to God and to others kung nawawala, naging suplado tayo. Kasi, ininsulto ka, sasagutin mo rin insulto. Dapat we have to go back to answer it with gentleness and respect. So, what is the gospel in a nutshell? Ito galing from the preaching of Jeff Cavins. No? In a nutshell, in summary, what is the gospel? Number one, so if it is time for you to share, sabihin mo, God loves you and has an amazing plan for your life. Mahal na mahal ka ng Diyos at may plano siya para sa buhay mo. Magandang plano niya sa buhay mo. Number two, kaya lang, ang sumira nito ng kanyang plano ay ang kasalanan. Yung kasalanan sa buhay mo, no? Yan ang nagsira. Pero ang good news is, Jesus died for your sins. Number four, ngayon, kailangan niya ng response ng ating sagot. Ano yung sagot natin sa kanya? Dapat tayong mag-respond. Repentance. Yun ang magpapabalik sa atin. Ibang tao ayaw ng word na repentance, parang napaka-heavy. Pero the other word of repentance is a radical reorientation of our life to Jesus. Baguhin natin yung buhay natin patungo kay Kristo. Kasi kung buhay natin puro libang-libang kasiyahan, materialismo, hindi natin iniisip. Ngayon, we have to repent. Ibig sabihin, kahit Katoliko ka na, kahit Kristiyano ka na, you can still repent. Kasi pwede kang Katoliko na ang buhay mo parang pagano, hedonismo, puro karangyaan, kaligayahan, kasayahan lang. But we have to forget that we have to reorient our life to Jesus Christ. Number five, no, kung hindi pa siya nabibinyagan, Jesus is asked us to be baptized and receive the Holy Spirit. Number six, to become part of His family, the church, the Catholic Church. Number seven, now that you have become part of the church, you go full circle, you will go out and make disciples someday. No? Ikaw na naman, pag ikaw ay you receive God's mercy, ikaw na naman, it's your time, it's your turn to make disciples. So, let's review. The gospel is, God loves you and has an amazing plan for your life. Number two, sin has broken the plan. Number three, Jesus Christ has died for your sins. Number four, He wants a response from you. Repentance. Reorientation of your life to Jesus. Number five, He asked us to be baptized and receive the Holy Spirit. Number six, to become part of His family, the Catholic Church. Number seven, after you experience the love of Jesus, you go out and make disciples to yourself someday. Huh? Sabi sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, therefore go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach them to obey everything that I have commanded you. So yung utos na yan, hindi lang yan para sa mga pare. Para sa lahat ng Kristiyano. Now, if you are afraid, sabihin ko ba yan? Nakakahiya? Baka hindi interesado ang tao? Baka magagalit? Tanungin kita, sino ba ang taong hindi gusto makarinig ng word na God loves you? Lalo na pag nasa lugmok siya sa problema, sa kahihiyan, kung ano pang mga suliranin. Sino bang taong hindi gusto makarinig ng God loves you so much? Diba? May kapangyarihan. Ang gospel. Yan ang gospel. God loves you so much. Kahit napakatigas pusong bato pa yan, mukhang kriminal pa yan,
maraming tao, based on the experience of Jeff Cavins, sabi niya, sa unang line pa lang na sinabihan ko na Jesus loves you, God loves you so much, people would already cry. Because the gospel has power. Galing yan sa Logos, galing yan sa eternal word, the word of God. Word lang yan, ha? Kahit hindi ka pa magsigaw-sigaw dyan, that the word of God has power. No? And sabihin mo, I don't want to get into other people's business, no? Ayoko silang panghimasukan kung ano man sila. No. Sabi ni Jeff Cavins, we have to learn to get into other people's business. We have to start to learn na pumasok sa kanilang mga sularinin. Bakit? Kasi their business might be so serious that it might end them up to hell. At sabihin nila, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka hindi nang himasok? But why did you not take chance on me? Kahit, why did you not take chance na mapahiya? Kasi kung yun ang panahon na you have to share them para sila maligtas, yun ang chance nila. Ikaw yung huling tao na magsasabi na lumabas sa buhay ng makasalanan. Yun na sana ang pagkakataon na sila ay maligtas. Hindi mo ginawa. Huh? So, you can do it by storytelling, personal testimony, or may mga activity na gagawin nyo para mapadali ang kanilang pagrinig ng gospel. So, follow them up, no? And maganda rin kung pwede mo silang mapajoin sa mga local communities. Maraming local communities. SSBP, Catholic Faith Defenders, Couples for Christ, Light of Jesus, kung anong mga communities, charismatic communities, prayer communities, Holy Face of Jesus, Holy Name of Jesus, Catholic Women's League, CWL, Legion of Mary, dami, no? And these relationships mabibuild, at through this relationship, it will lead to conversion. Yung pag-aakay, yung friendship. No? So it can begin with a smile, no? Friendly greeting, spiritual accompaniment. So, an evangelist serves as a ready friend, a guide, a prayerful intercessor. Hindi lang nagsasalita. It can be a prayerful intercessor, a guide, and a friend. No? So, hindi complicated, mga kapatid, ang evangelization. Kailangan lang hard work. At kailangan din na we are saints ourselves. Ano ba yung saint? Yung taong merong sanctifying grace. Hindi nabubuhay sa mortal sin. So if you don't have mortal sin, you have sanctifying grace, you're already a saint. No? And we have to invest in the lives of others we wish to evangelize. So we have to overcome fear. No? Ang kadalasan na rason ng iba, I don't know much. Wala akong alam. Hindi ako pareho sa ano, no? Hindi ako pareho ni Brother Wendell, hindi ako pareho nila ni mga magagaling na mga ano, la ni Brother Father Abby, Father Fran, Father Brother Ryan, mga magagaling, no? Brother Dwayne, hindi ako gagaya nila. Hindi kailangan na alam mo lahat. You just know a little basic, no? Isang Bible verse, enough na. Tungkol sa purgatorio, tungkol sa Eucharist, hindi kailangan. Basta pinaniniwalaan mo yan, no? You just have to know your faith. Hindi mo kailangan. Ako, poor ako sa memory. Hindi ako, konti ng konti lang talaga ang mga versikulo, mga numero ang alam ko. Alam ko yung sinasabi sa Biblia, pero hindi ko memorize kung anong number ng bersikulo yan. No? At don't be afraid to say, I don't know. I-research ko muna, babalikan kita, Brad. Hindi ko alam yan. Basta alam ko na ganito, pero hindi ko talaga masagot yan, babalikan kita. Don't be ashamed. Kasi kung ipapalabas mo na alam mo,
pero napapahiya ka na, mas lalo kang mapapahiya kung nagpapanggap ka na alam mo na alam naman niya na hindi mo alam. People will respect your honesty. Na? And ang reason natin napaparalyze, hindi tayo nagsisimula mag-evangelize to share the kingdom, to further the kingdom, tayo nagtatrabaho para sa kingdom dahil because of fear. We are shy and we say we don't know. Huwag tayong maparalyze sa fear. Baka maparehos tayo sa ebanghelyo kanina na tinago ko sa panyo ko yung gold coins na binigay mo, ganun pa rin, hindi tumubo kasi natatakot ako na baka mawala. So, ano mangyayari? Malalaglag tayo sa impyerno. Paparusahan tayo. Sabihin na yung master, you wicked servant. Hindi mo man lang nilagay sa bangko para mag-earn ng interest. No? So, hindi mo pinatubo. Kailangan nating patutubuin, palalaguin, palalawakin kung anong mga talento at kakayahan na binigay na ng Diyos sa atin. Ha? So, God bless us all. I hope it has been helpful. Okay. Sa mga ina-upload ko to sa YouTube at saka may nagtatanong, marami silang tanong, katanungan, paano nila ma-reach out. You can reach me out sa Messenger, no? Sa kadami-dami ng mga nagtatanong, I hope you understand dahil busy rin tayo. Kung pwede, message. Or kung gusto niyo talaga na pinapapagod kayo sa pag-type, pwede niyong may voice message. Pwede niyong i-record yung voice message kung mas matagal, mataas yung mensahe niyo, mga katanungan. Tamad kayo mag-type, mahirapan kayo mag-type. Voice message. Pwede ko yung, kasi kung tawag, minsan mahirap, it will, may mga obligation tayo sa pamilya, andun tayo, may clinic tayo, may mga pasyente, minsan may prayer time. So, mahirap spend time, 30 minutes, makikinig. So, kung mayroon akong time, titignan ko yung message, doon sasagutin ko, minsan nire-research ko pa yung sagot. So, mas maganda kung message or voice message. I hope maintindihan nyo na hindi ko masasagot yung mga tawag nyo in the middle of minsan may trabaho kasi it will take time, no? So, but siniseryoso ko yung mga message nyo na mahanapan ko yung mga sagot. Okay? Sis Ai, pwede kang mag-closing prayer, sis? Sis Ai, hello. Are you there? Ask to unmute. Wala. Sis Maribek, closing prayer, ikaw na lang. Parang wala si sis ay baka lumabas. Closing prayer tayo, sis. Sige po. Sige po, Doc. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, Amen. Lord, maraming salamat po sa oras na ito na ibinigay mo po sa amin, Ama, upang marinig namin ang napaka importanteng message na ito na nagmumula sa iyo. Naway ang mga narinig namin, mga natutunan namin ito ay maipasa sa pamumuhay po namin. Salamat po, laging po kaming gabayan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those sin against us. Don't bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Dok. Thank you, Sis Maribig. Thank you, Sis Ai, also. Ngayon, salamat tayo po. Ngayon dito sa Zoom. Okay. Sige. See you next week. God bless. Bye. Malis ako sa kumuha ko ng signal lang sa room. Hindi ko na hapunin yung call niyo po. Thank you, sis. Pero thank you. Bye. God bless.
Okay po, bye-bye po, Doc. Salamat po.